Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Sa mga nagtatanong, mga ka-Aldab, kung bakit wala na naman po si Tisoy. Busy po, mga ka-Aldab, dahil nga po may photoshoot siya. At kumbaga, mga ka-Aldab, may TV commercial. At inaasikaso niya pa, mga ka-Aldab, ang Conchas sa Quezon City, na kung saan po talagang naman pong may ebidensya at resibo tayo na busy ngayon si Tisoy. Although sabihin na natin na sayang, mga ka-Aldab, sana nabuo ang pamilya Nunal kanina sa Itbulaga. Ine-expect ko nga kasi kanina, mga ka-Aldab, na kasama na naman ni Jose si Tisoy, pero gaya nga po ng ating iniisip, gaya nyo, hindi po ba na alam naman po natin na may pagkakataon na wala na naman po talaga si Tisoy dahil nakita natin agad doon si Mengay. Pero gaya nga po ngayon, mga ka-Aldab, busy po talaga ngayon si Tisoy. Pero titignan natin bukas, mga ka-Aldab, kung makukumpleto po ang pamilya Nunal. Siyempre, dito lang nyo po malalaman lagi yan kung ano nga po ba talaga ang mga kaganapan sa dalawa. Alam nyo po ba na sa in-update ko tungkol po kay Christy Permin, siguro, mga ka-Aldab, napanood nyo naman po yun at nakita nyo yung mga comment. Maraming nagsabi sa akin na matagal na yan. Well, hindi ko naman po sinabing bago yun. For the record lang po, marami po kasi nagtatanong sa ating mga mamis, mga senior, kung bago lang po yung mga napanood nila na inilabas po sa mga sinabi ni Christy Permin. Yun po yung pinupunto ko ron. Hindi ko po sinabing bago yun. Grabe naman po sila makapag-comment sa atin. Puro throwback na lang po ba ang ibibigay mo, Mr. Destiny? Wala naman po akong sinabing bago siya. Ang gusto ko lang pag-usapan, kasi marami po nagtatanong, maraming haka-haka. Malaki po talaga pinagbago ni Christy Permin, sa totoo lang. Kasi gawa yan ng mga artista ang natabunan po ni Mengay. Sila po yung nagbayad para sirain ni Christy Permin si Mengay. Hindi po ba? Kasi yun naman po talaga kalakaran sa social media. Yung panahon po na mga 90s siguro, mga ka-Aldab, may mga artista na kapag hindi ka nagbayad sa mga reporter, sa mga nagpapa-interview, sisirain ka nila sa kani-kanilang tabloid. Hindi po ba totoo yon? Well, correct me if I'm wrong. Pero gaya nga po ng sinasabi natin, binayaran po yan dahil hindi naman po magsasalita ng masasakit yan tungkol kay Mengay kung wala naman pong rason. Hindi po ba? Parang ganito lang yan, simple lang, mga ka-Aldab. Sirain mo si Mengay, babayaran kita. Although sabihin nyo sa akin, baka naman hindi nagpapabayad. Wala pong rason para magalit ang isang reporter kay Mengay. Hindi po ba? Although sabihin na natin na gustong interviewin si Mengay ni Christy Permin, na hindi naman po nagpa-unlock si Mengay dahil nga po sobrang busy, schedule, hindi po ba? Kung ganun lang po, napakababaw lang po. Napakababaw lang po kung doon lang po magagalit si Christy Permin dahil nga po ba tinanggihan sila. Well, kanya-kanya po tayong reaksyon pagdating dyan. Pero kung ako po tatanungin ninyo, para sa akin, napakababaw lang. Pero base po sa mga nakukuha nating impormasyon, mga artista po ito
sa loob din ng GMA at sa loob din po ng ABS-CBN. Sila po yung mga artista na talagang hindi po nagustuhan na biglang lumabas po o naging trending ang Aldab. Sila po yung nagpapasira. Kaya lang, mga ka-Aldab, hindi po nangyari. Yung inaakala nilang masisira nila si Mengay, eh hindi po nagtagumpay. Bagkos, eh lalo pong minahal, lalo pong napakaraming tao ang nagmahal dahil doon. Gaya nga po ng aking laging ina-update sa inyo, kapag ka hinuhusgahan ka, kapag ka may mga taong naninira sa'yo, eh patuloy pa rin po na sabihin na natin na maaawa sa'yo at mamahalin ka, hindi po ba? Well, uulitin ko ang update natin, mga ka-Aldab, sa kaalaman po ng lahat, busy po si Tisoy kaya wala po talaga sa Itbulaga. Dahil nga po may TV shoot siya, commercial, at inayos niya po ang kontsa sa Quezon City na alam nyo naman pong matagal din na nagsara. Siyempre, kumbaga mga ka-Aldab, yung mga nagtatrabaho sa kanya, eh kailangan din pong pumasok, hindi po ba? Siyempre, isa, kumbaga parang siya rin po yung nag-asikaso. Although sabihin na natin na meron, pero siyempre mga ka-Aldab, yung si Daddy Bay po kasi, eh sa McDo binyan nag-setup. Kumbaga siya po yung namahala. At pagdating naman po sa Quezon City, eh si Tisoy. Hindi po ba? Well, mga ka-Aldab, lagi ko pong sinasabi at paulit-ulit ko po itong sinasabi, lalong-lalo na po sa mga mamis, sa mga senyor. Kasi sila po yung madaling tamaan. Kumbaga, sila po yung madaling masaktan pagka-Aldab ang pinag-uusapan. Sila po yung mga pusong mamon. Kaya wag po kayo agad-agad maniniwala po. Once na may makakita kayo sa social media, may magsabi sa inyo na si ganito, si ganyan, huwag po kayo agad-agad maniniwala. Kasi karamihan po ng sinasabi nila eh fake news lang. Hindi po ba? Well, punta na po kayo doon sa channel na talagang masasabi nyong nagbibigay ng update na talagang 101% eh real. Hindi po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.